Ngayon patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo ng bigas. Mapapadalawang isip ka talaga kung mag-exercise ka pa. Pero sa kaunting barya, pwede rin naman daw ma-solve ang kumakalam na tiyan. Yan ang kwentong kalye ni Jem Encinas. Jem? Kuya Kim, dahil mahal ang bigas, bihira ka ng araw makakabili ng 10 pisong kanin sa mga karinderya. Pero kanya-kanyang diskarte para kumita, gaya na lang dito sa Pasig City kung saan makakabili ng budget meal sa halagang 12 to 15 pesos. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado, lahat apektado. Kasama riyan ang 1 cup ng kanin na mabibili ngayon ng 13 to 20 pesos. Kaya sa Pasig City, dinadagsa ang karinderya na sa halagang 12 to 15 pesos ay may kanin at ulam na. Ilan sa mabili sa kanila ang pater at isaw adobo rice. Aminado silang nagmahalang mga sangkap ng kanilang mga itinitinda, kaya nag-a-adjust lang daw sila sa dami ng serving. Ang mahalaga raw kasi ay patuloy na tinatangkilik ng kanilang parokyano ang mura nilang pagkain para kahit papaano ay may kita pa rin. Sir, kasi ganun na lang po talaga yung pinaka-inano namin sa mga tao para masanay sila. Karamihan sa kumakain dito, mga estudyante at manggagawang sapat lang ang budget. Ah, yes po, worth it po kasi po, no, yung servings po nila, nakakabusog po. Habang marami ang gumagawa ng diskarte para kumita, sa Parañaque City, nasa 130 rice retailers naman ang inabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Trade and Industry o DTI. Sila yung mga naapektuhan sa pagpapatupad ng Executive Order No. 39 o pagtatakda ng price ceiling sa regular milled rice at well milled rice. Ang kwalipikadong rice retailers ay makakatanggap ng 15,000 pesos. Sobrang ano kami ngayon, nagpapasalamat kasi kahit papano nabigyan kami ng cash assistant lalong-lalo na sa pandagdag uli sa puhunan namin. Ang rice aid ay paraan para maalalayan daw ang mga rice retailer para makapagbigay ng dagdag na puhunan at mas murang makapagtinda ng bigas. Live mula dito sa Pasig City, ako si J.M. Encinas at yan ang kwentong kalyeng dapat alam mo, Kuya Kim. Maraming salamat, J.M. Encinas.